Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po kami ni Ramel po. Kasi po ay ipinatawag po si Ramel ni kaibigang Dwinding Linyo. Kasi po may ibibigay po si kaibigang Linyo po sa kanya na misyon. Tungkol po ito guys sa mga tao na may mga kaalaman tungkol po sa paggawa ng mga masasama. Katulad po ng manggagamot na hindi po maganda yung pakay po nila dito sa mundo. Kaya ginagamit po nila ang kanilang kaalaman po sa hindi maganda. Kaya ito po ang ipinapatawag ni kaibigang Linyo po dito sa park, no? Kaya sinamahan ko po siya para po ay maiintindihan po ni Ramel kung bakit po siya tinawag. Kaya yun guys, hindi lang po yung mga tao na nakagunit po sa kaalaman tulad po ng mga gamot, no? Na galing po sa kanilang sarili na kaalaman, kundi may mga duwindi pala na nagbibigay po sa kanila. Yung mga duwindi po na kalaban po natin, kung saan po sinisira natin yung mga punso, ito yung ibibigay po ni kaibigang duwindi sa kay Ramel po na misyon. Yung mga tao na may mga agimat na hindi maganda. Ngayon guys, samahan niyo po kami ngayon ni Ramel, na sana po ay maintindihan ni Ramel kung bakit po siya ipinatawag at bibigyan po siya ng misyon. Dahil po ayaw po ni Ramel, ayaw po ni Dwinding Linyo na mapapahamak yung tao, no? Ma-scam dahil po sa panggagamot po ng mga manggagamot na hindi po maganda po yung ginagawa po sa mga tao. Kaya ngayon guys, kasi po yung iba nang gagamot pero tinalala pala nila dahil po sa dewindi po na mga masasama dito na katira sa atin ngayon. Samahan niyo po kami ulit. Mga kabro, kasi po ikaw talaga yung tinatawag ni kaibigan Linyo ngayon. Huwag ka lang magtataka kung bakit po ipinatawag ka. Kasi po, hindi po niya pwedeng ibigay sa'yo yung binigay sa akin na misyon tungkol po sa pagbungkala po sa mga punso ng mga duwindi na masama dito. Kaya ngayon guys, subukan natin at tawagin si Linyo. Kaibigan Linyo, andito na po si Ramel po. Ito na po yung, ano po yung ibibigay po niya na misyon? Kasi gusto ko po na galing po sa'yo na magagaling po yung ano, ipagawa mo sa kanya. Ano po yun? Guys, sabi ni Camille Linyo, para daw maintindihan ni Ramel, hawakan ko daw yung ulo ni Ramel para maintindihan. Sige po. Intindihan mo? Ang sabi po niya, ang sabi ni kaibigang Linyo guys, meron po siyang ibibigay. Kasi po, yung mga elemento na duwindi, nagbibigay pala ng kapangyarihan doon po sa mga manggagamot. Kaya pala yung iba na ginamot po ng manggagamot ay mas lalo pong lumala yung mga sakit. Kasi po hindi pala maganda po yung binigay po ng duwindi sa kanila. Kaya ito intindihin mo masyado, Bro Ramel. Kasi po hindi po basta-basta itong ano. Ano pong sign po kaibigang Linyo na malaman ni Ramel kung mayroon po ba silang dala na mahika or kaalaman po o agimat yung mga masasamang nakagunit ana ng mga kuan? Unsa po ang sign na mailhan niya? Ridig mo ba? Bro, ang sabi po ni kaibigan Linyo guys, malalaman ni Ramel ang tao na mayroon pong agimat o gahom na nahawakan yung mga masasama na nahawakan po nila na kapangyarihan. Ang sabi ni kaibigan ngayon, sa tuwing ikaw Ramel matutulog ay dadaan yan sa panaginip mo at makikita mo yung mukha na yan kapag masalubong mo. Yun po daw ang sabi ni kaibigan. Ano pa kaibigan? Dapat po daw kuliktahin mo yung mga nahawakan po nila bro. Yung mga gahom nila ba na dili maayo. Anak niya. Ano? Mahirap din. Kung ako rin na, kung sa akin na lang yan, siya na lang magbungkal. Guys, sabi ni kaibigan niyo guys, no. Di daw papayag sila Linyo po na tayo ang mga ko. Kasi po, mas mahirap po yung magbungkal ka daw ng punso bahay ng duwinding masama
dahil po ay baka po mapapahamak si Ramil, eh, kulang pa si Bro Ramil po sa kaalaman. Ang gusto lang nilinyo ngayon na ibigay po na mission, Bro, ano, kung kuliktaw ni mo itong mga nagulitan, dili lang daw diri sa ato ah, kundi tibok kalibutan, kung pwede na ito maabot, guys, kung pwede natin mapuntan ang kasulok-sulukan dito sa lahat po ng mga gamot dyan na hindi baganda yung ginagawa, no? Yung mga ginamit po nila na kasamaan, kasi po binidyan pala, malin lang po yung mga nakahawak niyan. Kaya ganyan, guys, sana po ay suporta natin si Ramil. Bro, kausapin mo, bro, kung ano ba ang maidagdag po ni kaibigang ninyo sa iyo para ay malaman mo, kasi sa panaginip po daw malalaman mo po yung ano, yung nakahawak na mga agimat na masama na yung mga panggagamot. Oh, may sumabay, kaibigan. May dumaan daw, guys, na di maganda dito. Malakas, malakas daw sila, bro. Sige, bro, ikaw, magpasalamat ka kami nyo. Pero po binigyan ka ng amisyon at pinagkakitiwalaan ka. Inyo, salamat po talaga linyo. Pagkutahan na lang, bro, kung unsa pa yun ang imuhang buhaton na para po ay dili ka ma... kaya madipinsahan ka sa sarili ni mo. Linyo, maghangi ko si Malinyo o dapat gayaran ko ni mo o asa ko maka-adto para lang masulubad ng mga ginautan niya pamaagi nila. Kaibigan. Sabi po ni kaibigan Linyo, guys, hawakan ko lang daw si Ramil kasi po siya po bahala. Sige, kaibigan. Relax lang, bro. Relax lang, bro. Huwag mo talaga, bro. Para sa ninyo. Binigyan ka ng lakas, bro. For favor. Salamat, kaibigan. Guys, sana po matupad ni Ramil ngayon, guys. Mahirap din po yung mission niya, kaibigan ninyo. Dahil po ay malalakas po din yung mga masasagupa po ni kaibigan ni Ramil po. Kaibigan ninyo. Bro, kiman idaw mamayang gabi. Sa tuwing ikaw matutulog, sabi ni kaibigan ninyo ngayon, makikita mo yung mga tao na masugatan ni Balitiwan mo ba? Makita ni mo na siya sa imong panaginip. Pag was na makita ni mo sa panaginip, pag makita ni mo sa adlaw, masugatan ni mo, mauna siya ang imong kuliktahon daw. Panikamutan daw ni mo kulikta na imo siya i-approach ba na dili, siya makamalay bang dinautan ang imong tuyo. Karabi na mapaamo mo siya. Di ba, kaibigan? Salamat, kaibigan ninyo. O, ang sabi po ni kaibigan ninyo, guys, si kaibigang Ramil daw ang dapat po bigyan nito itong mission na to, dahil po ay mahirap po pag sa akin daw, kasi po mas mahirapan tayo dahil po ay ang dami pa na pwedeng sumpuin natin dito sa mundo natin, yung mga dwindi na nagbibigay po ng lakas sa mga tao at ginagamit po sa mga masasama na pakay po ng duwende. Kaya nalinlang lang po yung mga manggagamot, kaya akala po nila ay nagagamot yung ano, yung mga may sakit ba. Kaya, guys, abangan po nyo, guys, ang mission ni Ramil na binigay ni kaibigan ninyo. Salamat, kaibigan. Ikaw lang, bro. Magpapasalamat ka lang, bro. Salamat din tayo nga nabigyan na naasya ko. Napakabait ba, kaibigan ninyo? Naka-intindihan mo ba? Katawa siya. Ang sabi po niya ngayon, guys, para hindi daw ma-open si Inkantong Itim, puntahan mo daw bukas. Maghingi ka din ng ano, kung anong masasabi po niya sa'yo. Kung papayag po ba din siya na yung plano ni Linyo na ikaw ay bibigyan. Kasi po, alam mo naman na pinili ka daw ni Inkantong Itim na kaibiganin din para po di siya ma-open ba? Diba? Mm-hmm. Oo. Sana maintindihan mo na sunod. Pwede ka ba magpangutana di ako sa imo na sa imo na huna? Pwede ka magpangutana, bro. Siya? Oo. Nara sa imo na huna kung unsa imo kaya na masabtan siya, ha? Basta ang iyang giingon, makita ni mo na, mailan ni mo ng mga tao nga nakagulit karong agimat na dili maayo. Tulad po ng mga... kaya taong kumakain. Ano po niyo? Ano yung sinabi mo kanina sa akin?
Dapat daw guys, ang sabi ninyo ngayon, dapat daw kaibigan, Bro Ramil, unahin mo daw yung mga tao na nag mayroong hawak na yung mga lason ba, na sa tuwing ang tao ay kumakain ay nilalason nila. Yun po, galing po yan sa mga masasama na duwindi o mga hilo. At saka yung pikpik, ang tawag yan, idinaan daw doon sa, kapag ikaw ay nakaupo sa upuan guys, palatay. O palatay ang tawag dito sa amin. O, dapat daw yun kuliktayin ni Ramil para po ay masumpo at saka di dumami at hindi maghawa-hawa ba, katulad pa rin sa aswang nito. Linyo, oo, ikaw na bala si Ramil, alalayan mo lang. At saka tungkol po sa kuan punso na kasi ang sabi mo marami pa na masasagupa ko na malalaki. Oo, mag-iingat po kami. Salamat po ninyo. Oh, babay na lang ta. Babay ninyo.